Ako po ay si Raquel Bobis Villamer. Walong magkakapatid po kami. Panganay po ako sa babae. At ang mga magulang ko po ay isang magsasaka lamang. Plinano ko po talaga na mag-abroad. Kasi para po sa akin, yung abroad po yung ang pinakamabilis po na makukuha ko po yung pangarap ko. Nakaalis po ako. Kaya lang sobra po yung dinanas ko doon. Habang naaalala ko po lagi yung buhay ko bilang nag-abroad, pinakang unang-unang amo ko po, yung breakfast ko ay isang peraso lang po na tinapay. Wala pong palaman. Sobra na po yung gutom ko. Dumidilim na po yung paningin ko. Wala po akong pagkain. So, yung mga matanda bumaba, ginawa ko po, dali-dali po ako nagsaing. Nakain ko po yun, bilisan kahit mainit pa. May room, pero hindi pa ako nila patulugin sa room. Kasi kailangan ko po pala na matulog kung kailan sila matutulog na. Sobrang lungkot po. Kasi hindi mo na halos maalala yung anak mo. Sa sobrang dami ng pinapatrabaho, hindi ko ito ba yung pangarap ko. Ang abroad yata hindi para sa akin. Yung amo ko po, pinapaplansyaw niya po kahit basa. Nagkakulayin ha, sabihin na nasunog po. Pinababayaran niyo po yung sweldo ko, binabayad ko lang po sa amo ko. Ang masakit po kasi doon, sinasaktan na niya po ako. Ginamit niya po yung brush. So gusto niya po akong sumagot sa kanya. Hindi po ako sumasagot. Tama ng busy, ng hirap. Ang pag-abroad po pala, miserabling mukha, hindi pangarap. May nakilala po akong isang grupo. Tinanong ko po kung ano yung mga business nila. Sabi po nila, share namin sa inyo. So ngayon, nag-share po ni Miss Rocky Spaldon po. Sabi, puputi po kami. Sabi po ng namin na best friend, ay grabe, puputi tayo. Then sabi, gaganda kami. Ay grabe, gaganda tayo. Sabi, yayaman kami. Ay grabe, yayaman tayo. Yun po, sobrang excited po kaming dalawa. Nag-join po agad ako. Yung pera po na pinang-join ko, pang tuition fee po yun ng kapatid ko. Nandun yung doubt para sa akin. Kasi yung pera pong pinaghirapan ko, sobrang papahalagahan ko po yan. Nung moment na yun na nag-royal na po kami, hindi po madali na magsimula. Hindi naman sila totally agad na naniniwala. So dire-diretso lang po ako noon. Kahit po yung mga flyers na ipinamimigay ko, nakikita ko sa basurahan, pinupulot ko po yun. Itong flyers na to, maraming buhay ang babaguhin nito. Na-surprise po ako sobra kasi po may sulat po sa akin na umuwi raw po ako ng Pilipinas para tanggapin po yung award, and sobrang masaya kasi na-awardan po ako. Then within 24 hours po nakabalik po ako ng bansa ng Hong Kong. Kinuha ko lang yung mga damit ko. Umuwi na po ako ng Pilipinas. Go home for good with my family. Kahit na hindi ko na pinangarap, ibinibigay pa rin niya. Yung parents ko po, hindi nga room ang ibigay ko sa kanilang kundi bahay. Naihahatid ko po yung anak ko sa school. Ang sarap po ng feeling na ako mismo yung naghahatid sa anak ko. Yung anak ko, binata na, and ngayon college na po, hindi po kami nagpo-problema ng pang-tuition. Nandun po yung time freedom. Nandun din po siyempre yung financial freedom. Noong year 2009 po, na-awardan po ako as Executive Circle. 2013, awarded po ako as President Circle. 2014, awarded po ako as Chairman Circle. Maraming salamat sa mga naniwala sa akin, naniwala sa Royal. Ano man po yung natupad na pangarap ko, natupad din po yung mga pangarap nila. Nabago po yung buhay nila. Namumuhay na po sila ng maganda ngayon. Ang sarap, kasama po yung family. Nandun po yung tunay na saya. Time will come. Ito pong company na ito ang mag-uwi lahat ng OFW around the world. Hulog po ng langit sa akin, Sir Royal. Thank you, Royal. I love you so much.